Oh. Ano yung pinakamahirap na dumating sa iyo nung magsisiwids ka? Anong pinakamahirap mo naranasan nung magsisiwids ka? Titikman natin yung pinakadulo niya. Good morning mga bok. Sa ang sulok man kayo ng mundo ngayon, magandang umaga sa inyo or magandang gabi sa inyo. Ngayong araw nandito ako sa napakalawak na beach ng Forokdos Baybay Dagat, Sibalat Magsisay Occidental Mindoro. Kung nakikita at napapansin nyo, mayroon tayong nakikitang bundok doon sa dulo, and dito sa kabila mayroong island. May gusto akong i-share sa inyo ngayon, no, na regarding to sa seaweeds. Ano ba yung tinatawag nilang seaweeds? And base sa pag nag-search ka, kapag tinagalog mo siya, ang seaweeds is damong dagat. Dito ako ngayon para interviewin natin yung mga nagsi-seaweeds or called it sa amin dito sa Mindoro is nagtatambalang. Kunting trivia muna tayo mga box sa seaweeds, no. Ang marami nagtatanong sa akin kung kinakain daw ba ang seaweeds. Yes, kinakain yung seaweeds. Although sa mga Asian countries like Japan, Korea or China, talagang kinakain nila yan. Ang seaweeds mga bok, meron itong apat na klase ng kulay. Meron siyang pula, verde, maroon, and black. Pag itim na siya, ibig sabihin tuyo na yung seaweeds. Saan ba ito nabubuhay ang seaweeds? Nabubuhay ito sa dagat, lawa, in ilog. So hindi pwede siya sa tabang na tubig. So sa maaalat lang siya nabubuhay. Safe daw ba kainin yung seaweed? Actually, ginagamit po yan sa mga sushi at big sushi. Yan yung tinatawag nilang nori. Commonly use yung seaweed sa pagkain natin at pwede rin siyang fertilizer or sa mga medical, cosmetic products. Maraming nagagamit ang seaweeds, no, nagagamit sa lahat ng bagay. No. Bago tayo magsimula na interviewin natin sila mga boss. Gusto ko lang muna i-shoutout yung mga patuloy na sumusuporta sa akin sa page ko sa Facebook, Book Vlog, and sa YouTube channel ko, Redentor Barrios as Book Vlog. So super thank you sa inyong lahat na sumusuporta at patuloy na nagko-comment sa comment section ko sa YouTube. Shoutout ko lahat ng mga kabats ko, and yung masisipag mag-comment sa kabats ko, si Abigail Forto, si Gina Lynn Gamido, no. So shoutout sa inyong dalawa. And then shoutout din kay Rhodes, no. And shoutout din po sa lahat ng mga OFW sa ibang bansa, mga taga Hong Kong and from Canada. Susubukan ko mamayang kainin yung seaweeds kung anong lasa. Sabi nila it's a crunchy or salty daw. Mas maganda kung matry ko kung anong lasa, and ipapakita ko sa inyo kung anong lasa. Tara, puntahan natin sila. Kunting interview tayo sa mga nagsisiwids. So daman natin yung hirap nila mga bok. At hindi madali ang magsiwids. Pating bulalo na to mga bok. At yung mga pinsan ko nung nagsisiwids ito, tanongin natin sila. Yan, kailangan nakaganito siya. Sa Tijuana, sa kay George ka. Kailangan maaga ka pa lang dito kasi siyempre titignan mo ang seaweeds mo. Alagaan mo sila. Tulad na lang ito kay Kisaya, so napakarami. Ito. Anong kulay ito? Kulay green, yes no? Kulay green. So sabi ko nga sa inyo, apat na klase yung kulay ng seaweeds. Kulay pula, green, brown, and then kulay itim. So kapag kulay itim na siya, yan yung tuyo na. Ayan, ayan tayo. Punta natin siya. Napakalawak mga buko yung taniman ng seaweeds ito. Ayan,
yung ilog dyan. Ito si Kantoy. Si Kantoy. Hoy. Kantoy, ano, tatanungin kita regarding sa seaweeds, no? Oh. Ano yung pinakamahirap na dumating sa'yo nung magsi-seaweeds ka? Kapag, ay, bagyo eh. Kapag may bagyo. Oh. So, anong nangyayari sa seaweeds kapag may bagyo? Pwedeng... Ay, pag hindi color to, sirang umbo sa seaweeds mo. Ah, okay. So, ang seaweeds, ilang buwan yan tinatanim? Pinapalaki. Isang buwan at kalate. Isang buwan at kalate. So, pwede ka mag-start dyan sa seaweed ng mga ilang buwan? Dapat mag-start ka na ng anong buwan? October. October pa lang para? Para magrami. Para magrami. Pagdating ng mga April, no? Wala pang bagyo. Or March, ano yung kukunin mo na? Ang okay na eh. Oh, saan yung tambalangan mo dyan? So, nandun sa kanya, yung Baywang. Yan, mga taga-Bulalo lahat dyan? Oo. Ah, okay. Taga-Bula dito, taga-Baybay. Oo. Okay. Titingnan natin. Si Erickson yan, di ba, Helen? Si Erickson? Okay. Oh, ano mo yan? Na-upload ko to sa YouTube. Salamat yan, Toy. Sige. So, yan talaga yung ano, veteran sa seaweeds dito. Tatanin natin yan yung iba. Woo! O, basta tayo yata hanggang Baywang. Si Erickson. Ayan mga bok, natapos na natin interview si Kiontoy, no? Napakahirap na dumating sa kanila yung karoon ng bagyo. Kasi pag magkaroon ng bagyo, lalaki yung alon eh. Kapag lumaki yung alon, mawas out yung ano nila, seaweeds nila. Kawawa naman talaga sila. Ito mga bok, mamaya susubukan natin kumain. Malinis naman to eh. Yun, ito kulay pula. Oh no! Kulay pula na seaweeds. Kanilang kulay green. Ang lalaki na mga bok. Makabansin nyo mga bok, sobrang lalaki na ng seaweeds. Lalaki. So, ito siguro baka natanim na ng... Ano to? Tagal na natanim to. Papabasa na rin tayo mga bok. Siyempre. Ito na tayo. Baywang. Si Alex. Kaya George. Woo! Sana tayo ng Baywang. Ano? Ah, kapag na lang si Wits nila mga bok. Kasi ano? Sabi ng marami. Uy, daming isda! Ayan o. Oh. Ang isda yan? Palaki ito. Ang dami o. Oh. Ha? Daming isda. Ha? Sap-sap yata yan. Sap-sap na. Ah, wow. Ang daming isda, oh. Mga bok. Nag-aano sila dito kasi may alon dito. Dito si kay George. Ah, basa na tayo. Dito si kay George. Hey, George. Maraming kita regarding sa seaweeds mo. Marami ka bang tanim na seaweeds? Na? 50 rumba. 50 rumba, eh. So, 50 ganyan. Hmm. Okay, 50 isang tali na yan, 50 ganyan to rin. Anong pinakamahirap mo naranasan nung magsi-seaweeds ka? Karoon ng ano? May bagyo. May bagyo. No, sabi ng isa kanina kapag may bagyo din. So, pwede kasi mawas out kapag may bagyo. So, araw-araw ka pumupunta dito kay George? Kailangan araw-araw mo siyang bisitahin? Kailangan araw-araw na ugasan. Ah, okay. Bakit pag hindi naugasan? Nakakita ng dumi. Ah, kinakapitan ng dumi or lumot na tinatawag, ah? Putol. Napuputol. Ah, okay, kaya pala. Yan, kaganyan, inugasan na Tiwana. Kailangan masipag ka magpagpag araw-araw. Na Tiwana, no? Yan yung mga green seaweeds, oh. Ito yung mga kumakapit na dumi. Yung colded lumot nila na tinatawag. Yan, sabi nga nila, yung pinakamahirap dito is yung bagyo. Mga bok, yan yung mga kinakatakutan ng mga seaweeds. Wala pang yung iba eh. Si Kuya Hernani yun? Pupuntahan natin din si Kuya Hernani. Si Kuya Alex. Yan si Kuya Alex. Pupuntahan din natin. Siyempre tatanungin din natin. Ah, napakasipag nila. Nakakabilid. Kasi araw-araw din sila talaga dito. Sa'yo to kay Alex? Uy! Ang lalaki oh. Grabe, lalaki. So, kay Alex, ano yung mga hirap na ano nyo dito, kalaban? Lumot. Lumot, tapos? Oh. Kapag may...
Malalaki ang alon. Yun yung may merong mga bagyo, no? Yun yung nakakatakot doon kasi pwedeng masira to, eh, no? Tanggalan daw to. So kailangan masipag ka kasi nga kinakapitan ng lumot. So yan yung mga natural na seaweeds. Mamaya susubukan natin kumain ng seaweeds. Kinakain ba yan kay Alex? Tanungin natin sila, ha? Kinakain ba nila? Kinakain daw kasi among the Asian country, kinakain ng seaweeds. Ito yung nori. Saan si Kenane? Ayan si Kenane. Saan? Tingnan natin, hindi ka pa saan. Tara, ano natin. So, dami ng seaweeds, kulay green. Ano yung pinakamahirap sa inyo na kapag nagsiseaweeds kayo nung kalaban ni Jan? Yung nating. Kapag nakahunas, yung walang pababaw ang tubig? Oo, pababaw. Tapos? Lipat ang lipat. Lipat ang lipat. Ay, kapag may bagyo? Ay, oh my God. Binta na yun. Ayan. Yan, Tots. Kaya alam ko. Papasan siya, ang dami. Dami niya pinapasan. Kasi kailangan talagang ililipat siya pag mababaw ang tubig. Daba na seaweeds mo, ang dami ah. Yan. Isang room ba yan? Oh. So, ayun, pupunta natin si Kiyo na ano eh. Nakapristos sa ilog. Basa na tayo mga buhok, tingnan nyo. Isang basa na ako. Taga Bayuang. Ano mangyayari doon kapag natuyuan? Oh. Ah, mamamatay, mamumuti-muti daw yung dulo. Sige, yun ano. Ayan, ang sayo. Ito yung tanong niya. 18 pieces to, 18 na rumbay. Siyam, ito yung tanim ng kanane. Kanane, anong pinakamahirap niyong kalaban dito kapag ano? Yung nagaputi-puti. Pag natutuyuan. Tulad niya, nasa taas. Ah, okay. Tapos, bagyo. Saan? Tulad nito, ito patay na rin. Sino? Dulo niya patay na kasi patay siya. So, ayan yung iniingatan. Tapos lumot, yun ano, no? Dapat ano, araw-araw ka talaga dito? Araw-araw mo tanggalin ng balaybo. Ah, dumadami yung parang pinakabalaybo niya pag hindi mo siya... Hindi mo na... Ah, kaya kailangan ganyan. Yung pala ang sekreto ng pagsisiwit. Hindi rin madali ikaw namin, no? Ah. Yan, siwit dyan na. Saan na rin ba? So marami pa doon? Ha? Pinapaitim. Ah, okay. Bago ilabas. Ilabas mo. Ayan. Haba ulit lang dito, no? Haba. Anong ginagawa dyan pag umaba? Ginaputol na eh. Ginaputol tapos para ilipat ulit. Kailan mo pa yan naanin? Mga May. Mga Abril, no? Ayan, tagal pa, ilang buwan pa. Kailangan matyaga ka talaga pa nagsisibit siya. Ayan, sino yung kaya nani? Yun. So, may mga taga Bulalo. Ayan, kasi lugar na ng Bulalo yan eh. Ayun mga bok, natapos na natin interviewin yung ilan sa mga nagsi-seaweeds. And siyempre, nakakaawa ko sa inyo na kakain tayo ng seaweeds, no? And bago tayo kumain ng seaweeds, gusto ko lang ipaalam sa mga manonood na bata na huwag nyo itong gagayahin dahil ito experiment ko lang na kainin. This is the first time na kainin ko itong seaweeds na to. And hindi ko alam kung anong lasa. Based on sa research natin, it is crunchy and salty. Siyempre sa dagat, no? Kaya maalat. Ito, meron tayong seaweeds dito. Oh, malinis na to. Itikman natin yung pinakadulo niya. Malutong. At maalat, mga bok, siyempre. Huwag nyo itong gagayain mga bata. This is the experiment lang na kainin ko yung seaweeds. Kasi among the Asian country, kinakain naman to eh. Kahit sa mga sushi, nilalagay naman to, di ba? Binibilad. And then, ito ang tinatawag nilang nori sa big sushi. Ah, mga bok. Ayoko nang kumain ng marami kasi baka masobran tayo. Tinikman lang natin siya kung crunchy ba siya or salty. So, thank you for watching.
See you in the next vlog.